I'm here sa Bath & Body Works sa Chinook Mall. Actually, wala akong bibilin, pero ang sarap talagang tumingin dito. Tsaka ang sarap mag-test ng mga bagay-bagay. Pumunta lang ako dito sa Glit kasi kukuha ako nung ano, nung parang QR card nila for application. Pero meron silang on-the-spot interview sa birthday ko sa September 23. So, balik tayo sa araw na yun para mag-apply. Kasi malapit lang naman to sa apartment. Isang street away. Ang mura guys ng ano, yung pocket back. Tsaka yung hand soaps. Tingnan nyo, $3.95 lang isa. So, bali $4. Mga 160 pesos. Sarap magbenta, no? Yun, no? Tapos very fall yung mga ano variants yan, pumpkin apple, pumpkin pecan waffles, autumn s'mores, diba? Very fall. Ang sarap mamakyaw na ako pag ako nagka-work na. Wala pa kasi tayong work guys, wala tayong karapatan mag-shopping. Ito, kailangan actually namin to sa bahay kasi pag magluluto, nangangamoy yung buong apartment kasi walang ventilation. Binubuksan namin yung door ng patio pero pag walang hangin, hindi rin lumalabas yung amoy, lalo na pag fish. Eh yung mga candle nila medyo mahal, lalo na itong 3-wick candle, ayan o, $27.95. Mas mura yung room spray, 9-something. Ewan ko kung effective ah, pero sabi lasts for 2 hours daw yung amoy. Heaven dito. Yung mga autumn nga nila na pabango, gusto kong bilhin lahat eh. Yun lang, nag-usyoso lang tayo. Punta naman tayo sa Mountain Warehouse. Ito namang Mountain Warehouse. Reasonably priced daw yung mga jackets dito, pero maganda daw yung quality. Ayan, lipat tayo dito. Sa tapat lang siya ng Bath & Body Works. Meron mga yung mga insulated jacket. Kailangan to ni Adi. Medyo mahal pa rin, pero may mga $59. Ito yung kailangan namin, no, yung may mga fur. Kasi pang salon ng snow. Pero ay, gosh, ang mahal nito. Hindi tayo pwede dyan. Pag hindi tayo nakabili dito, sa Value Village tayo maghahanap. Ayan, ganito gusto ko, yung mahaba. Tapos yung mga tuk kailangan, yung loob, ano. Kaya yung ganito, may lining. Kasi pag wala, magkano to? Medyo mahal din, no? $30. Kasi pag wala, ayan, o. Wala. Wala kang protection. Ano din, tatagos din yung lamig. Yan, kailangan may ganyan sa loob. Kailangan line siya. Ito, mura na. Wala nga lang fur. Ayan o. Pero may hood. And I think insulated siya. Ayan, insulated. Pero, sige, tingin muna tayo sa ano. Sa Value Village. Yung mga iba, 100 plus pa rin eh. Parang anliliit nga lang. Ano ba mga size to? Ba't parang anliliit? Yan, ganito yung kailangan namin, yun. Tapos, mga pang loob. Pero, antayin din muna namin yung padala ni Steph bago kami bumili. Kasi, maraming ipapadala si Steph. So, yung hindi na lang niya mabibigay, yun na lang yung hahanapin namin. Kailangan din namin ng mga ganito.
gloves, mittens. Hi! Just looking. Yeah, for sure. Just let me and know. Vlogging at the same time. Okay. Thank you. No so worries. Here they have hoodies and jackets and everything that you need for winter. Oh, diba? Bigla tayong napa-English kasi nagapitan tayo ng kuya. Ayan. So, eto, 59. I think... Hindi to insulated. Water resistant lang. Tapos yung iba parang ano, material niya. Yun nga, mga fleece. So, yung mga panglamig, eto na yon yung nandito sa harap. Actually, mas marami pang choices talaga sa mga thrift store. Maraming brands, hindi lang Mountain Warehouse, may mga Eddie Bauer, mga North Face, ito pambata. Ito yung food court na to, dito. Ang tawag nila sa food court dito sa Chinook Mall, Dining Hall. Diba, social? Ayan. Ayun sa baba, Lululemon. O yun lang naman yung ipinunta ko dito. Kumuha lang ako ng QR card ng Bath and Body Works. Uwi na rin tayo ulit. Pero, dahil maaga pa naman, baka dadaan na rin ako sa Goodwill. Tapos, uwi na ako kasi ayusin ko yung resume ko. Kasi kung mag-a-apply ako sa retail, wala man lang keywords related to retail or marketing or sales or business yung resume ko. Kasi yung totoo, wala naman talaga ako experience sa sales or retail. Pero tingnan natin kung paano natin itutweak. Siguro doon na lang sa parang statement, ano ko, yung parang summary. Lagay ko na lang na ang teaching eh parang selling din. Convincing, persuading, ganyan. Wala tayong magagawa eh. Ang experience ko puro sa teaching talaga. Tingnan nyo yung mall ha. Hindi naman walang katao-tao, pero ang konti ng tao. Kung sa Pinas to, pagbukas pa lang ng mall lang 10 a.m, ang dami ng tao. Nakaabang na sa labas. Pero dito, ilan lang. Feeling ko nga mga retiree lang yung nandito ngayon kasi sila yung walang work. Tsaka yung mga katulad kong jobless. Ayan. Ito na ang... Lapit na ba ako sa exit? Oo. Bilis ko maglakad eh. Hindi naman kasi ano... Wala ka naman masyadong iikutan dito. Sa baba kasi puro, sige, silip tayo sa Claire's. Kasi lagi ko itong nadadaanan, pero hindi ako pumapasok. Mga abubot kasi to, yung mga hilig ko. Baka kasi matempa kung bumili ko, hindi ako pumapasok. Pero sige, silip lang tayo. Maaga pa naman, parang wala pa ata akong 30 minutes dito sa mall. So kanina... Ay, mamaya na lang, i-vlog ko na lang yung separate kwento ko. Yung nakausap ko yung program director ng English department, English programs. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Parang siya yung chair ng English department sa Bow Valley. So, kamiting ko siya kanina sa MS Teams. So, here is Claire's. Ayan, para siyang Broadway gems. Mga abubot. Medyo masyado na palang pang bata para sa akin, guys. Hi! Just looking and vlogging at the same time. I just wanna show my friends in the Philippines what Claire's looks like. And thanks. So, ayan. These are for girls. Mga maliliit na bata. Mga edad, I don't know, preschool to elementary. Pero pwede rin sa mga kikay-kikay tulad ko, diba? Ayan o. Mga hilig ko.
Pero hindi na nga masyado ngayon eh. Medyo ano na ako eh. Parang gusto ko na ngayon yung mga minimalist tsaka mga earth tones. Naks, earth tones. Lalo na ngayon kasi fall, diba? So, parang bagay yung mga color na mga browns, mga dark green, mga earth tone. Yung mga gantong color kasi pang kikay eh. Pang summer. Uy, wait. Ang cute naman ito. Kakasabi lang na hindi kailangan. Tignan nga natin ang price. $10 ang mahal. So, 430 pesos na to. Ito $12. Okay, ang mura lang sa Shopee ng mga ganyan. Necklaces. Buy one, get one for $6. Kasi lang, baka ano ng material nito. Baka yung ano, madaling mag-tarnish. Ay, pero ang cute nito. Mga ano nga eh, pang grade school. Ito pang goth. Ayan. Dito tayo sa ano to, sunglasses. Ayan, mga hikaw. Rings. Para talaga siyang Broadway gems eh. Na ano, US and Canada version. Ano lang kasi yung material nito, hindi stainless steel, kaya hindi ito tatagal. Pang cute lang talaga. Tsaka ang dami kong dalang abubot, no? Wala akong karapatang bumili. O, ang mahal, o $50. Diyos mio. Magkano lang yan sa Shopee? Nag-usyoso lang naman tayo. Ayan. Okay, gora na tayo at wala naman tayong bibilin dito. Tignan nyo itsura ko, hindi ako nag-contact lens. Kapakatamad. Eyeglasses. Kasi nga, kaya ayoko mag-contacts lagi. Ano? Nagtitipid ako sa solution. Kasi nga, ang mahal ng solution dito. Pakita tayo. Ayun lang, ang clears. Maraming cute, pero overpriced. Tsaka hindi naman ganun kaganda yung quality. Parang mga ano lang, yung mga made in China lang siya. Nagkataon lang na dito binibenta sa Canada. Kaya mahal. Okay. Ano ba itong inaakitan ko? Ayan, nandito na ako sa ano ulit. Sa exit. Entrance exit. Medyo gutom na rin ako kasi maaga kami nag-breakfast kanina, 7:30. Kasi nga may meeting ako ng 9. Tsaka si Adi kasi hinahatid nila kuya dyan, 8:40. Silang dalawa ni Nick. So gumigising si Adi mga 7-ish. Actually dito, ang tanghali na niya gumising kasi ang tanghali nung pasok niya, imagine, 8:55. Sa Pilipinas, ang klase 7:30, di ba? So, kailangan gising na ng 5, tapos kailangan nakalis na sa bahay ng 6. Dito, 8:40 pa sila umaalis. Kaya pwede siyang chill-chill lang sa umaga. Hindi nagmamadali. Yun nga lang sa winter. Sa winter, kailangan na niyang gumising ng mas maaga kasi yung damit, kailangan niyang mag-layers. Tapos kung magko-commute siya, medyo mali pa ako ng pagbukas ng pinto. Medyo pag magko-commute siya, medyo mahirap mag-commute pag winter, syempre. Tawid na tayo dito. Inisip ko bakit ang bango ko. Nag-testing nga pala ako ng mga Bath and Body Works fragrances kanina dun sa store. Ayan. O, end ko muna dito. Bye!